Good evening, Collegiate The Weekends. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ano, kamusta po kayo mga ka-OG? Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Collegiate The Weekends na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happenings hinggal sa TVJ and Digit The Weekends. At ang mainit nga po nating update ay pumapatungkol po rito sa ipinagpipilitan po talaga na original pong Itbulaga ang tape ink, pati na rin po ang mga host or mga new host ng Itbulaga, which is sina Paulo, Buboy, Yorme, Betong, sino pa ba, Kyle, Cassie, Mavi, nandiyan na rin sila, ano, Glyson, no? Dasori Choi, sila, Charis, Solomon, so yung mga bubble gang, star nandiyan sa Itbulaga. So pinagpipilitan pa po talaga. And proud pa talaga silang ilagay na longest running ng time show Itbulaga 1979. Then ang nakalagay na picture ay mga new EB host. Grabe, 1979, pero ang caption na para sa TVJ, ang picture ay grabe nga naman, mga new EB host. And then syempre atin din pong pag-uusapan ang patungkol sa biglaang pong paglobo talaga ng views ni Atasha, at the same time ay ang pagiging sikat nitong si Mayor Jose Manalo, na kung saan ay tatak na talaga ang pagiging mayor nito. Pero inyo ba naman, pati po sa Wow Mali, tinatawag na rin po siyang mayor. Pero bago po natin na ipagpatuloy ang usapan hinggil dito ka OG, nais ko po munang pasalamatan ang mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa ating munting YouTube channel. Thank you so much guys. Shout out po ng napakasarap at napakalupet sa inyong lahat. At kung kayo naman ay bago lang dito sa ating channel at di ka pa nakakasubscribe, maaari mong pindutin ang subscribe button, nandyan lang po yun sa baba. At pindutin ang notification bell para mag updated at una kayo sa nilalabas po nating mga balita. Basta may kinalaman po sa TVJ and Legit The Weekends sa issues na kinakaharap po between Itbulaga and TVJ, sagot na po natin yan. Kaya wag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe button. And para naman sa mga masusugid na po nating taga-subaybay, narito po ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout for today's video. Sa mga hindi po natin mababanggit, babawi na lang po ako next time. Ayan niyo po muna na ma-shoutout ko ang ilan nating family members, kasi dumarami na tayo mga kapatid, mga ka-OG. So happy 17,600 subscriber po sa atin. Thank you so much guys. So, shoutout nga po dito kay Benny Gabelio, Angelo Acosta, shoutout, at magandarang gabi sa inyo. Mga masusugid po nating taga-subaybayan, lagi po silang nandiyan at nagko-komento. Ganun din po dito. Kay Sir Ferdinand de la Cruz, magandarang gabi sa iyo, Legit The Weekends. And kay Romeo Ramirez, God bless po and ingatan po parate ang sarili. Narito rin nga po ate, siya shoutout natin sila Sir Florencio Tabiraw, Rosario Molina, Remedios Olana, Sir Roy Mogol, Sir Doug's Channel, Miss Aldrina Kasem, Andy Vlog, Joey Boy Stephen, shoutout, Yoli Bautista, and Mendoza Jovi. Maganda rin gabi po sa inyo. Thank you sa pagsuporta dito parate sa ating channel. And ngayon nga, unahin po muna natin na pag-usapan ang tungkol dito kay Mayor Jose Manalo. Iba nga naman talaga itong si Mayor Jose. Tatak na po talaga ang pagiging mayor nito. On and off cam, ang tawag na po talaga sa kanya ay mayor. Naalala nyo nung mayroon pong party ang TVJ and Digital Records. Ang sigawa nila, mayor, 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 kahit saan po mapunta. And pati nga po sa Wow Mali, ayan ha, wala na po siya sa EAP. Pero talagang Mayor Jose Manalo pa rin ang tawag po sa kanya. Hindi na po tayo magtataka kung sakasakali na may mabalitaan po tayo ulit na halimbawa sa GMA 7 ay mayor na rin ang tawag po sa kanya ng mga artista, pati po si Alden Richards. So sabi nga po dito na no, mayor din tinawag kay Kuya Jose ngayon sa Wow Mali with laughing emoji.
Samantala, ito nga pong response ng MTRCB sa lubid issue ni Joey De Leon sa EAT show, mga Kalegita Records, ay parang hindi pa rin po sapat, no? Para po sa mga bashers. Sabi nga dito, in response to the public's request, MTRCB released a statement regarding the scene promising to investigate whether Joey violated Presidential Decree No. 1986 and or its implementing rules and regulations. So dito, taking cognizance of the complaints from the viewing public in relation to EAT Gimme 5 segment aired last September 23, 2023, the Movie and Television Review and Clarification Board, MTRCB, shall determine if the same valid and presumably violative of Presidential Decree No. 1986 and or its implementing rules and regulation, MTRCB posted. Pero tila hindi pa rin po yan sapat, mga ka-OG, sa mga bashers, no? Tinuguna na nga po na MTRCB ang request ng publiko. Pero wala, ang gusto nila agad-agaran ay suspension para makabawi sa naging suspension ng It's Showtime. So feeling nila walang ginagawa pong tama ang MTRCB. But anyway, dito naman po kay Atasha Mulak, na bigla pong lobo talaga ang kanyang TikTok account. Grabe nga po yun, million views agad, mga ka-OG. Biglang lobo rin po ang kanyang followers. So sa mga hindi pa po nakaka-follow sa social media accounts ni Atasha Mulak, ay punta lang po kayo. Meron po siya sa TikTok, Twitter, and Facebook, sa Instagram. So i-follow na po natin yan bilang pagsuporta po sa Legit The Breakout. Samantala, patungkol naman dito sa ipinost ng It Bulega vlogger, na kung saan ay talagang pinagpipilitan po na ang It Bulega raw po ang 1979, hindi daw po ang mga host. So yan po ang base sa kanyang caption, black and white pa po niya ang picture ng para ma-connect lamang sa 1979. Pero mukhang puro pang babatikos ang kanyang napala, mga ka-OG. And marami po ang umalma na ginawa niyang black and white. Ano daw pong ibig sabihin niya? 1979 ay ang It Bulega na EV new host. Samantala, ito nga sabi niya dito, sana magets ninyo ang mga nasa photo. Ang It Bulega, ang 1979, hindi ang mga bagong host, para malinaw. Ito ay ang pag-alala sa mga sinaunang host noong panahon nila na itinuturing natin na bayani sa industriya. Tahanang pinakamasaya ang bagong nagpapatibok sa bawat Pilipino. Hashtag It Bulega. Talaga ba? Bago bang nagpapatibok? Kasi mukhang flat. hindi lang flop, kundi flat na rin po ang kanilang graph. Hindi man lang po makahabol sa online views, grabe nga po yun. At the same time, inulan po siya ng pangbabatikos dito. At talagang nasampal. At ibinalik po sa kanya yung pinagsasabi. Dahil diba sabi po niya, hindi raw po ang It Bulega, ay hindi raw po ang host ang 1979, kundi ang It Bulega. Eh, ang tanong, sino ba ang It Bulega? Eh, di ba ang TVJ? Kaya nga sabi ni Bullet Alusos, ang It Bulega is TVJ, TVJ is It Bulega. So, para lang din malinaw sa kanya, no? Kasi baka hindi niya alam, idol niya, pero mukhang wala po, hindi po siya updated. So, panoorin mo. Si Bullet Alusos mismo ay nagsabi na It Bulega is TVJ, TVJ is It Bulega. Ngayon, kung sinasabi mo na ang It Bulega ang 1979, hindi ang mga bagong host, sila lamang nagpapatuloy. Sino ba ang It Bulega? Walang iba kundi ang TVJ. Kaya wag mo nang isingit ang mga bagong host, dahil wala pong bagong host hanggat nandyan ang TVJ and Legit The Records. Tatak mo yan sa bato. Samantala, ayun naman dito kay Yoli Bautista, nagkamala kasi ng hakbang yung namamahala sa kambal ni Carmina, na overexposure, na hindi inaral, hindi na pagplanuhan kung ano nga ba yung tatahakin nila. Kaya kahit saan nakabalandra mukha, nawala yung excitement ng tao.
Dapat kasi hinay-hinay lang yung pag-expose sa kambal at inaral kung saan sila. Pag-arte ba o pagsayaw, pagkanta, pag-hosting. Walang plano, basta sinaksak na lang sa at hinalo na hindi iniingatan. Yung pangalan. So, totoo yan, no? Saksak lang po ng saksak, pasok lang po ng pasok kung may opportunity. Hindi po nalalaman at nauumay na po yung mga tao. Buti ba sana kung sikat na artista to? Okay lang kung araw-araw makita. Kagaya ng TVG and Digital Records, okay lang kung araw-araw natin po yung makita, di ba? Pero yung mga ganito, ay hindi pa mo naman masyadong mahal ng masa. Ipapaano po nila tawag dito, papasawaan po ang mga ang madla, talagang mananawa po ang mga tao. So mali po talaga ang move ng management, but anyway, business yan, ganyan po talaga, may commission yan, basta ano, may project, basta may trabaho, kada ano po niyan, may commission. So basta tuloy ang karir, yun lang po siguro talaga ang pinagpasehan. Samantala, ayun naman kay Miss Fallen Angel, grabe, umaapaw na sponsor. Salamat sa Mr. Donut and Dunkin' Donut. Grabe, saya na sugod bahay. Ligwak ang premyo. May donut pa susunod. Kape naman. Kompleto na para isa pang bagong sponsor. Punong-puno. Thank you so much, no? Sa bagong sponsor nga po ng TVJ. Grabe, lipat na po tayo sa Mr. Donut, guys. Pakyawin na po natin yan. Pag may nakita po kayo dyan sa dinaraanan po ninyo na may Mr. Donut, supportahan po natin yan dahil sponsor po yan ng TVJ. So, yun lang po muna ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.